So, welcome guys sa my trading channel. Bali, stock review tayo. Kung baka sa channel, hit mo yung subscribe. Click mo yung bell para ma-notify ka daily sa pinuprovide natin na content. So, as much as possible, kaya na-try natin yan kahit medyo busy. At huso mag-double sa ibang environment sa trading and investing. So, yung global market, yung tinutukoy ko. And forex. So, may sa playlist. Makita mo dyan, meron tayo dyan na playlist for global market and the forex din, okay? So sa global market nag-re-review din tayo ng mga stocks. Hangga't maaari, pag kaya natin i-provide like daily or twice a week. So inaano natin ginagawa natin 'yan. Okay? So PCI, ang ganda ng break sa trend. So syempre yung trend line recently. Yun nga lang, meron pa tayong tinitingnan dito na ano, na resistance. So yun nga, magiging mas okay na sana to kung ma-break yung 6,000 mark. So titingnan natin kung paano to mag-perform kasi yun nga yung sa ano sa Manila bali magsisimula sila mag MGCQ. So kaya yung pag-open ng mga business mas ano na mas malinaw na kumbaga possibility na. Okay? Eh nag-create na rin siya ng higher low I mean. So ito yung nag-equal low dito din ito na yung tinitrail niya. Okay? So tatanggalin natin 'yan. Ito na sana yung i-trade niya dire-diretso pataas. Siyempre, pag nag-recover yung index, siyempre, ang unang mga tatakbo dyan, yung mga ano talaga mga blue chips. Yung nga lang, yung foreign na inflow pa rin. Bali, yan, may mga sell-off pa rin ang nangyari. Yung foreign na activity. So, 4.91 billion, then mas mababa na ngayon. Like, 5% na lang yung selling, siyempre. Okay, so start na tayo. Ito, siyempre, mapapansin nyo, dito telling 4.91, almost 5 billion na yan, let's say. Then yung participation na dito yung matindi, so 1 billion, di ba? So, ang laki yan. Almost 25% more or less, ayun yung, ano niya, ayun yung pinaka value. Kay dito pa lang yun, ha? Kay dito si Emmy pa lang. So, lahat halos talaga ng mga traders, saka mga ano talaga yung mga big banks, lahat ng mga institution. So dito nakatingin kasi hindi naman kaya provide ng retail yan. 1 billion sa isang araw syempre. So nandiyan lahat. So ang kagandahan dito, dire-diretso na yung angat niya. So at the current level, syempre, titingnan natin ano ba yung possibility pa nito para umangat. So based on volume, okay, based on volume naman, healthy pa rin. Malakas pa yung volume, hindi talaga siya yung kasi pag bumagsak at angat yan, din bumagsak yung volume ng half or more than half. Medyo, ano na yan, baka di siya start na yan ng distribution. Kasi, kung mapansin nyo, dito yung mga nagbabank sa area na to, let's see dito na lang, sa breakout. Okay, mula dito. So, 56% na yan, di ba? So, yung mga nagbank sa area na to, consolidation na yan. So, malaki-laki na yung nag-in. So, ito, kasama to sa part ng KTC top pick. So, dalawang beses ko ito yung sinama. Yung isa is month of August, okay, yung isa is month of September, third week. So, dalawang beses ko siya sinama sa, ano, sa KTC Top Picks. Una, yung pinakababang bili. So, ipinost ko naman sa, ano, yun, sa community. Okay? So, kung gusto nyo maging member ng KTC Top Picks, so, ano yun, Global and PCI. So, dyan sa channel natin, sa subscribe button, meron yung malapit na, ano, may join link dyan. So pwede niyo ano pwede kayong magana doon mag i-click niyo 'yon di makita niyo yung mga perks noon para kung interested lang kayo. Okay? So from the buying kasi medyo maganda na rin talaga ang inangat. Okay. Ito yung araw na 'yon eh. Nagkaroon ng gap tapos nagkaroon ng sell off. So in this area nagkaroon ako ng spot buys. Okay? So price zone naman 'yan. So kung yung mga nakasabay niya nag participate tapos nag-accumulate, so more or less 84% na talaga. So, syempre, kung maganda rin yung, ano mo, yung volume na nilagay mo sa kanya, then okay din. Tapos yung next is this area na to. Around the, yan, sa area na yan. Then, maganda rin tinakbo niya, at least 50% na rin. So, ako personally, lahat ng hawak ko kay dito, tayo, pang-out ko na lahat. Okay, so, dalawang tranche ko siya ginawa. Nung unang spike, ito nung una nito, tapos yung, ito yung closing ng Bearness. Okay, so inout ko na yung ano diyan lahat ng position ko diyan kay dito tayo ko. So at the current level ano bang asahan ko rito? So personally syempre hindi mo na kukuha
gusto ko makita na muna ng mga consolidations parang ganito. Mga consolidations, parang ano lang, parang kumbaga post days. Okay? So, gusto ko muna mag-stable muna yung galawan ng price kasi biglang mapapansin nyo, solid na rin yung range ito, yung volatility niya. Diba? Talagang mataas na. So, sa short-term trading, kung gusto nyo i-trade ito, dapat i-micro nyo siya at least siguro 5 minutes. Tapos, kailangan nakatutok talaga kayo. Okay? So, kung abangan ko naman ito ng ano, kung abangan ko ito ng kung saan ito babagsak, kung sakali lang ha, so, pasensya na sa may mga hawak pa, sakali lang, syempre. Sa short-term trade perspective naman tayo. So, tingin ko 0.382, siguro may possibility pa rin. Dalawa naman yan eh. Kung talaga magre-red yan by Monday, siguro 0.382 yung titignan ko yan ang buying level or yung 236, pwede natin i-execute ito kasi maganda naman yung hold niya sa area na to. So, pag 236 ang gagamitin ko ako, kung 236 ang gagamitin ko dito, kailangan in-out ako. Siguro ba 1 or 2 days lang dapat makapag-out na ako rito kay Dito Telecom. Do hindi ako masyadong nagpa-participate sa mga ano sa mga short term talaga, sa mga mabilisan kasi hindi naman kaya ng oras natin dito sa Middle East. Okay? Pero kung iba yung mga momentum trader, hindi pa naka-position, malamang yung breakout. The best niyang buy on breakout lang. So yun lang kritiko kay dito kasi masyado nang overextended to. Pag ganito hangga't maaari naglalaylo muna ako ng konti. Okay? So IDC, ito bigla nag-spike yung volume. May dividend to, hindi pa yata natin i-declare, hindi pa natin i-declare. Pero ano na, kumbaga, na-approve na yung ano nito eh, yung dips nito. So, ito may hawak din ako nito last time, in-out ko rin ng Friday. Kasi nagbabawas na ako ng position ko, baka may possible na dumire-direction na yung index o makakapaghanta tayo ng mga blue chips kung sakali, di ba? So, magandang opportunity yun. So, maganda naman yung pagka-out ko rito kay ano kay IDC. Maganda rin yung average ko last time. So, matagal ko na tong ibinabank din nung patay pa to nung ayan, nung ito pa lang yung mga galawan niya, mababa pa lang. Yung volatility mababa pa lang. So, ayun yung range niya nagka-catch up na kasi dumadami na rin yung party nagpa-participate, imagine 47 million. At pag tinignan mo yung volume niya, yung acceleration ng volume, maganda rin. Kaso syempre, ingat pa rin tayo sa mga gantong fractals. Tulad niyan. Nag-spike. Okay, sana kung ito mangyayari. One spike, just kahit mag-post lang sa isang araw, tapos mag-spike ulit. So, ayun ang titignan ko sa kanya. Kung ititrade ko to. Or kung magkakaroon man to ng pullback, so, I prefer dito sa area na to. Okay, so matagal na nanonood sa akin, alam nila yung 50% nung high volatility candle, possibly, malaki yung ano niyan, yung chances na magana yan, mag-pullback sa area na yan. Okay, so yun ang IDC. Gusto yung, kung para sa akin, much safer siguro by yung breakout na lang. Okay, kasi medyo mabigat din yung, ano yan, mabigat din yung resistance. Ito. Siguro, mag-gap fill na lang yan. 2.51. So, medyo maliit na lang yung ano, pinaka take profit, di ba? So, iwas-iwas muna dyan. Mary Mart. Pero good pa rin yun. Kung mababantayan nyo lang, yun ang take-off kay ano. Sa area na kay ano kay IDC. So Merrimart still papatay pa rin yung range although maganda naman yung volume na binibigay niya. Yung nga lang syempre bumababa yung volatility, okay? So currently nasa 14% pa rin. Parang siya wala masyadong story. Pero kung gusto niyo talaga mag-participate, buy on support na lang. Okay, isa short-term trade pero sa mga may tiwala sa company na to, sa mga long gusto mag-long-term hold, para sa akin siguro mas maganda to mga buy below 3 pesos na lang. Or 3 to 350 siguro yun. Maganda rin sa bilihan. Although hindi ko na binasa masyado yung fundamentals nito ni Merrimart. Pero syempre yung kailan naman natin in-jab yung aggressiveness o okay, yung expansion malakas. Syempre yung tinatarget nila talagang in-implement nila yung dire-diretso. So in long-term view, tingin ko okay to si Merrimart. Okay? So CHP. Kasi malalaking volume. So, yan, nag-pullback na, di ba? So, ito, kasama rin ito sa, ano, sa KTC top picks natin. So, ito yung buying range na inan ako dati. Ito yung buying range. So, maganda pa rin yung volume ito. Ito yung buying range niya sa akin. Itong area na ito. Last time, 140, kung hindi ako nagkakamali, 140. 140 to 146. So, yun yung pinaka-buying range ko sa kanya. So, ano natin to nung
nung sinama ko sa, ano, sa KTC Topics. Yung, yan, yung gantong mga spike, ito, syempre, sa KTC Topics, inalagay natin yung TP zone, syempre, hanggang TP open kasi talaga ako ron. Pero yung mga gantong spike in one day, dapat ito, kumbaga, good taking profit area na talaga eh. Isipin mo kung one day, nakapag-bank ka ng 13% or 10%. So, good na yan, guys. Okay. O, dumaganda sana yung close nito above. Yun lang, bull trap lang yung nangyari, di ba? So, pag-angat niya, yung mga, malamang may mga nag-EOD dyan, yung mga breakout trader, malamang nag-EOD kasi solid yung volume, kasi kinabukasan, boom, patay, di ba? Bagsak. So, kay CHP, so, hintay mo natin mag-stable yung price, baka mag-touch ulit yung na-support na to. So, tingnan natin kung anong nangyayari. Or, sakali lang, so, tingnan natin kung magkakaroon ba ng, ano, ng ang pullback ng small 50 tingnan kasi ito 0.618 na to eh. So depende sa inyo paano niyo pa-plot yung fib niyo. Ako personally kung titrade ko ng bounce, ito ang titingnan sa area na yan. Okay. Around 0.382 kaso yan eh, since naglag pa ano nga siya, laglag nga siya. So pass muna ako rito. Kaya ano kay CHP. Okay? Sintayin ng mga gold kasi ngayon global market yung nakagandahan pag naka-participate ka sa global, magkaka-idea ka rin pwede sa metals. So, yung gold, maganda yung view ng mga investors, traders, retails, retail bankers, so kung ano pa tawag sa mga entity na yun. Yung view nila sa gold is bullish. So, accordingly, kung sa PAC ka lang naman, then medyo slide ka lang sa ano sa global, bali, makapag-participate ka lang sa gold by buying the company like APX, PX, di ba? So, yun lang. So, kaya siniriplan natin tong gold na to kasi yan, wala pa naman masyadong activity. So, kay PX. Pero, personally, tinitingnan ko na to eh. Ito si, ano, mga, yung mga mining sa Pinas. Okay? So, sino-sino ba lang ba yung mga talaga matitindi dyan? So, si Nickel, syempre sa Nickel, si, yan si PX, sa Gold, APX. So, kasi wala pa siyang, ano, wala pa siyang volume. Okay, pero, tingnan natin kung paano ito mag-participate. Siguro to, habang ako na lang dito, by below 4 lang ako rito. So, pero gusto ko sana dito sa ano, sa support level na to around 3.70 to 3.80 lang. So, medyo maganda yung range niya. Pero ito guys, alam naman natin yung mga mining sa Pinas. So, hindi masyado tong nag-accelerate ang matindi. Yun lang talaga kailangan. Hindi tayo yung dire-diretso na malaking volume, papatay-patay talaga to. Kaya kung i-trade niyo to, kung sakali, mas maganda short-term trade lang yung allocation maliit lang. Pero ang ganda nito simula nung ano, ito simula nung May. Grabe. Diba? Solid eh. Breakout. Boom, 83%, di ba? So si Nickel. Ito si Nickel eh, siya. Naalala ko to siguro ko to, mga July or May din yata kung di nagkakamali. So inano ko to, na-pwesto ko to 1.56. 1.66 na pwesto kanya. So ngayon, malaki-laki na siya. Pero in-out ko rin to eh. Kung pumalo ng dos, in-out ko na rin to. Ngayon naman, current ng galaw niya. Siyempre, yung fundamentals again, yung alam ko lang na fundamental drive dito is yung tukos sa EV, siyempre. So ngayon, currently, touching the support na siya. Pero sabi ko nga, kung yan, since nagkaroon siya ng double top formation, so, siyempre kung saan ako sa global to malamang na short na good for short term trade talaga yan. Ito yung pinaka touch niya ng ano eh ng ano niya eh, ng pinaka resistance level o okay, entry area sakali. Okay, kung shorting di ba? So wala nang shorting sa Pinas. So kay Nickel siguro ano yan mas okay para sa akin. Ito ba yung support na lang kasi medyo yung volatility dito nababa na rin. So ngayon point 10 na lang siya. Kung nakakapag-bank ka rito, maganda yung magiging cut mo rito. So, napaka-minimal. So, yan o, 0.10. So, 3%. Let's say, kahit 4% na ibigay mo dyan. Tapos, dito sa area na to, pwede kang mag-take profit, 6%. Good na yan. Yung kung sakali mag-gap-fill yan, 10%. So, ayun lang. Yun yung pinakasimpleng plan sa kanya. Kay Nickel. Okay, so, yun lang guys. Sana may nakuha kayo. Ito lang naman yung magandang i-trade ngayon kasi maganda yung volume. So, pero ako personally,
mag-start na rin kayo maghunt ng mga blue chips. So, tingin ko by the, siguro kung by the December, o kung aakat na yung index, so, syempre hindi pa sure yun, pero at least stay invested pa rin. Okay? Thank you guys and God bless.